Hello everyone, magandang araw po sa inyo lahat. Ito maghatid ako ng isang lutuin. Isishare ko sa inyo yung aking estilo kung paano ko magluluto ng sinaing na tulingan sa gata. Kung bagawin sinaing, na typical na sinaing, i-level up natin guys. Gawin natin sinaing na tulingan sa gata, i-level up. Okay guys, itong aking mga sangkap na gagamitin sa ating recipe na ito. Meron tayong luya, pinitpit, bawang, pinitpit, sibuyas. Meron tayong dito siling labuyo. Guys, kung ayaw na yung siling labuyo, huwag nyo lagyan. Sa mga taong ayaw ng maanghang, so optional lang yan guys. At meron tayong sariwang kamyas. Ayan, hiniwa-hiwa ako ng dalawa. At meron din tayong kamyas na dry. Yan yung pinatuyo, binabad ko sa tubig ng mga 10 minutes tapos pinigaan ko at ayan na siya. Ngayon, meron tayong coconut milk. Ito yung pang-unang sabaw natin. Bali, ito 3 cups. Tatlong cups yan guys, tatlong cups. At yung isang cup ng coconut milk, yan ay isasabaw natin pag malapit na siyang maluto. Gagamitin tayo ng patis or fish sauce. Of course, lalagyan din natin ng asin to taste. Okay guys, umpisa na natin ang pagluluto ng ating masarap na sinaing na tulingan sa gata. Dito natin lulutuin. So, ilatag na natin ito, yung kamyas. Motion got me all faded, my heart got me going all crazy and all. Ganito kapag nagluluto ko guys, madalas kong ginagawa ito at sadya namang napakasarap. At i-store mo sa ref mo ng mga 2 linggo, init-init mo lang, ay habang tumatagal sumasarap siya. Again, yung ating bawang. Sibuyas. Luya. Yung ating sili. Masarap guys kapag maanghang-anghang siya. Kumbaga lalo kang ginagalaan kumain pag maanghang yung kinakain mo. Pero masyado maanghang. And then ito, isda natin. So ipile lang natin dyan ng pantay-pantay. So guys, lagyan natin ng paminta. Di ko pala naipakita sa inyo kanina. Then, ilagay tayo ng fish sauce. Pampalasa guys. Then, lagyan natin ng iodized salt. Pwede yung rock salt ang gamitin nyo guys. Itong iodized salt kasi mataas ang concentration niya sa pagkasaltiness. So, tansya-tansya lang guys. Ilagyan ko ng 1/2 teaspoon muna. Itimplan ulit natin mamaya pagbago, pag malapit na siyang maluto. Mahirap yung maging maalat. At yung ating 3 cups ng coconut milk. Anampan sa bawang natin. Sigurado ito guys, pag naluto na siya, pagkasarap-sarap. And then, tatakpan natin. At ito guys, lutuin natin sa mababang apoy lang. Para hindi siya masunog. Para slow cook ba siya? Itong luto siya. Balikan natin mamaya. Okay guys, check natin. Oh, yan na siya. Oh. Gawin natin dito guys, patutuyuin natin. Guys, check na natin. Yan na siya. So, since malapit na siya matuyo, lagyan na natin yung 1 cup ng coconut milk.
takpan ulit natin. Yes guys, check natin yung lasa niya. Dahil matabang guys, lagyan natin ng 1/4 teaspoon ng salt. So ang paglalagay guys ng asin, dapat unti-unti lang. Oh guys, nakakatakam. So gagawin natin dito, patutuyin natin siya. Yung masyadong tuyo, yung katamtama lang guys. Check natin yung lasa. Guys, ang sarap. Sarap-sarap. So, takpan muli natin. Patuloy natin ng konti. Okay guys, let's check. Okay guys, pwede na to. So, patayin na natin yung stove. Ayan, ready to serve na guys. Wow, sarap-sarap ito. Naluto na natin yung ating sinaing na tulingan sa gata. Ang sinaing na tulingan sa gata. Okay guys, kung nagustuhan nyo ngayon itong shinare ko sa inyo na recipe, ang sinaing na tulingan sa gata. Kung bago ka sa aking channel ngayon ay mag-subscribe na para lagi tayong nakikita. And also hit the notification bell, like and share. Para sa ganon ay manonotify kayo sa mga bagong recipe na i-upload ko dito sa aking channel. Ang sinaing na tulingan sa gata. Okay guys, hanggang sa muli. See you again soon. Thanks for watching. Bye-bye.